na pag-usapan natin ang patungkol sa pag-expose nitong si Shell Sensei sa weakness ng parallel existence nitong si Velgrind. Kapag pala ini-abandon nitong si Velgrind ang current body niya, eh may i-abandon niya rin ang kanyang ultimate skill. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, eh pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. So tinanong nga ng face-to-face nitong si Rimuru, itong si Veldora, pero hindi ito nag-respond sa kanya. Nag-roar lang ito at lumipad ito lalo nang papalapit sa kanya. Sinuntok naman ito sa mukha nitong si Rimuru, pero ang suntok na ito nitong si Rimuru ay walang talab dito dahil napakalaki ng katawan nitong si Veldora. Ngayon ay wala nang balak na mag-hold back itong si Rimuru sa may laban nila kasi bubugbugin niya itong si Veldora kung yun ang kinakailangan para mapakawalan niya ito. Binalutan nitong si Rimuru ng magic ang kanyang kamao at tinaddad niya ng suntok itong si Veldora. Sobrang lapit ngayon nitong si Rimuru sa kanya to the point na kapag umatake sa kanya itong si Veldora eh tatamaan rin siya ng kanyang sariling atake. Kaso nga lang eh since manipulated nga siya ngayon eh walang pakialam itong si Veldora kung magtamo rin siya ng damage. Tinataddad nitong si Rimuru ng atake itong si Veldora pero hindi niya ito mapabagsak. Then nagsalita itong si Shell Sensei. Meron siyang isang suggestion na how about isil daw uli nila itong si Veldora gamit ang infinite prison through predation. Again, ay makukulong na naman sa infinite prison itong si Veldora pero iniallow ito nitong si Rimuru. Tinanong niya lang itong si Shell Sensei kung kaya daw ba talaga nila na gawin nga ito. Sabi naman ni Shell sa kanya, eh wala daw problema. Hinihintay lang daw niya ang order nitong kanyang master. Actually, eh mas malaki pa nga ang chance nila ngayon na ma-devour itong si Veldora dahil nung una ay slime pa lang itong si Rimuru pero gumana naman ang predator niya na unique skill dito. Lalo na ngayon na ultimate skill na King of Gluttony ang meron siya. Ang power ng ultimate skill na ito ay directly proportional sa distance ng paggagamitan niya. And since sobrang lapit niya nga ngayon kay Veldora, eh may i-maximize niya ang power ng ultimate skill na ito. Then ini-unleash na nitong si Shell Sensei itong King of Gluttony at ini-devour nito itong si Veldora completely. Nung na-devour na nitong si Rimuru itong si Veldora, eh nakarinig siya ng isang boses. Boses ito ni Veldora. Tumawa ito ng malakas at sinabi nito kay Rimuru na sorry daw at medyo pumalpak daw siya. Nagtaka naman itong si Rimuru nung narinig niya itong boses na ito. Kaya tinanong niya kung ito daw ba talaga itong si Veldora at sabi naman itong si Veldora sa kanya eh siya daw talaga ito. Nag-iingat kasi itong si Rimuru dahil baka trap lang itong boses na ito nitong si Veldora. Tinanong rin itong si Rimuru kung bakit hanggang ngayon daw eh conscious pa rin ito. Sabi naman sa kanya nitong si Veldora eh mabilisan niya daw kasi na naiseparate ang kanyang hardcore nung inidominate siya. Kaya naging imposible daw na mag-engage siya sa mga conversations. Pero naipreserve naman daw nito ang kanyang ego. Kaya sabi nitong si Rimuru sa kanya na kung may ego naman daw ito eh bakit daw hindi bawiin nitong si Veldora ang katawan niya. Pero sabi sa kanya nitong si Veldora na kung kaya niya daw na bawiin ito eh di sana daw eh kanina niya pa ito binawi. Kumalma daw itong si Rimuru. Pero nung sinabi ito nitong si Veldora eh sinabi naman nitong si Rimuru sa kanya na kung kumalma lang daw siya eh hindi niya daw kakayanin na labanan ang dalawang true dragons at the same time. Kasi ang pagwawala nga nitong si Rimuru ang nagbigay sa kanya ng powers. Then nag-warning sa kanya itong si Veldora na magle-let out daw ng black lightning itong katawan niya. Maghanda daw itong si Rimuru. Pero ang problema eh hindi naman black lightning yung in-release ng katawan niya. Kung hindi Wind of Death. Madali lang naman ito na nai-offset nitong si Shell Sensei. Pero nagreklamo pa rin dito itong si Rimuru. Dahil mali daw ang ibinigay nito na warning sa kanya. Hindi pa pala totally na nai-grasp ngayon itong si Veldora kung ano ang movements na gagawin ng katawan niya. And since meron niyang skill na probability manipulation itong kanyang body, eh hindi pwedeng maniwala itong si Rimuru sa mga isasuggest sa kanya nitong si Veldora. Kaya ang sabi nitong si Rimuru sa kanya, eh
manahimik na lang daw ito. Ang pinakang contribution na lang nitong si Veldora kay Rimuru ay ang pagbuboost ng kanyang mood nung narinig niya ang kanyang boses. At ngayon na nakausap niya na uli itong si Veldora at nalaman niya na okay lang naman pala ito, eh talagang gumaan ang pakiramdam nitong si Rimuru. Sabi ni Veldora, eh of course daw ay okay lang siya. After all, eh siya daw ang strongest dragon. Sinabi din nitong si Veldora na hindi daw si Rudra ang nag-cut off ng connection nila through Soul Corridor. Siya daw mismo ang nag-cut off ng connection na ito, kaya hindi daw siya natalo. Nagtaka naman itong si Rimuru kung bakit ginawa ito nitong si Veldora, kaya ipinaliwanag nitong si Veldora sa kanya. Sabi kasi ni Veldora, eh madadamay daw itong si Rimuru sa domination ni Rudra kung hindi niya daw pinutol ang connection nilang dalawa. Nung narinig ito nitong si Rimuru, eh hindi niya na magawang mainis kay Veldora dahil kapakanan niya rin naman pala ang inaalala nito simula pa nung una. Sinabi na lang nitong si Rimuru na huwag na daw itong mag-alala kasi siya na daw ang bahala sa lahat. Sabi naman ni Veldora, eh wala naman daw siyang inaalala dahil completely daw siya na naniniwala kay Rimuru. Natuwa itong si Rimuru nung narinig niya ito. Kaya sinabi niya, napapakawalan niya daw itong si Veldora. Maghintay lang daw ito ng konti. Although na i-dominate nga nitong si Rudra, ang body nitong si Veldora, eh safe pa rin ang nucleus ng kanyang puso. Pero on his own, eh hindi niya kayang bawiin ang katawan niya. Kaya si Rimuru ang gagawa nito para kay Veldora. Kaya tinanong nitong si Rimuru itong si Shell Sensei kung kaya daw ba nila na i-bring back to life itong si Veldora gamit ang core at ang ultimate skill niya na King of Storm. Sabi naman itong si Shell Sensei, eh wala daw problema. Kailangan lang daw nila ng connection uli kay Veldora. At since na i-devour na nga ito nitong si Rimuru, eh may connection na uli sila. And the rest, eh si Shell Sensei na daw ang bahala. Solve na uli ang kanilang problema. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.